Hello, it's me again, Pastor Stephen. In case you're wondering, paano nga ba ako, Pastor, makakasupport with this ministry? Well, first of all, I would like to ask you to pray for us. Your prayer for this ministry can go a long way. But if you want to support this ministry financially, you can send your donations through our website, www.gscmnb.com, and click on that Give button. Well, thank you so much for watching this video again, and we hope that this video has been a blessing to you. And since nandito na rin lang po kayo, why don't you hit that share button and let your friends experience what you have experienced. Marami pa pong videos sa channel na ito that you may want to check out. We hope to see you again in our next videos. God bless you. Punuin natin ang langit and let us fight for our family. Sino sa inyo ang ready na to receive in the first Sunday of the year? Amen. Ready to receive the word, ready to be challenged by God, ready to be convicted by our Lord. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Mark chapter 4, verse 35. By the way, sa mga extended family natin online, please send your videos kasi kami nai-encourage with your testimony. So please send them. Katulad nung ginawa ho nila, isend po ninyo yung mga testimonies ninyo so that maipresent natin, mapakita natin dito sa mga kapamilya natin dito sa Kamanaba. Mark chapter 4, verse 35 to 40. Mark 4, 35 to 40. You are familiar with this story already. Sabi ng verse 35, on the same day, when evening had come, Jesus said to them, "Let us cross over to the other side." Let us cross over to the other side. Mas maganda siguro ang preaching to kapag December 31, kung saan 2019 papapuntang 2020, let us cross over to the other side. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. And other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and waves beat into the boat, so that it was already filling. So habang sila nasa bangka, biglang lumakas ang hangin, lumaki ang alon, at halos lumubog ang kanilang bangka. Nagtatrabe lang naman sila. Pero nakaranas sila ng bagyo. But Jesus was in the stern, at the back, asleep. While all the disciples are panicking, habang ang mga disciples, yung isa tumawag ng 911, habang yung mga disciples nagpapanik, hindi alam ang gagawin, sabi ng Bible, hinanap nila si Jesus, and surprisingly, si Jesus tulog. Saan natutulog? Sa likod ng bangka. May katabi ba kayong parang si Jesus ngayon? Tulog? Amen? He was in the stern, sleeping in a cushion or in the pillow. And they awoke him, ginising nila si Jesus, and they said to him, by the way, this phrase, I believe is one of the most disrespectful thing that you can say to Jesus. Sabi nila kay Jesus, teacher, habang sila nagpapanik, dahil tulog si Jesus, ang kanilang conclusion, teacher, do you not care that we are perishing? In other words, Lord, wala ka bang malasakit? Oh, that's disrespectful. Walang galang yun ah. Si Jesus, walang malasakit. Wala ka bang malasakit na mapahama kami? Sa ibang translation niya, hindi ka ba nagmamalasakit na baka mamatay kami? Don't you care that we drown? Don't you care that we will die? Well, that is disrespectful kasi ako, walang pakialam. Ako na author ng buhay. Walang pakialam sa buhay. Are you crazy? Of course I care. I am the author of life. And then sabi ng verse 38, then Jesus arose and rebuked the wind. Alam niyo yung probably, hindi na gusto ni Jesus yung sinabi nila, pero imbis na i-rebuke sila kagad, ang unang pinagalitan ni Jesus at ni-rebuke yung hangin. Alam niyo yung feeling na mamaya kayo pagdating natin sa bahay, ito muna unahin ko. Alam niyo yung ganun feeling? Right? Yung mga nanay ninyo? Yung amen? So, Jesus rebuked the wind and he said, peace. Hebrew, shalom. Since ang New Testament ay Greek, Irene. One word. Ang sabi niya, peace, be still. And the wind stopped. And the wind ceased. And the wind obeyed. And there was a great calm.
Then, after rebuking the wind, sabi ko sa inyo, babalikan ko kayo eh. He then rebuked the disciples, and he said, "Why are you so fearful? Why, alam kong 2020 na, but why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Bakit kayo natatakot? Bakit kayo takot na takot? Asa na ang inyong pananampalataya? Why are you so fearful sa pagpasok ng taong ito? Why are you so fearful na hindi makakapag-enroll next time? Why are you so fearful sa mga financial situations? Why are you so fearful sa inyong physical conditions? Where is your faith? Sabi ng Panginoon sa kanila. I want to talk to you about on this subject, reaching forward. Reaching for, pwede nyo bang abutin yung katabi nyo, sabihin mo sa kanya, reaching. Reaching forward. I want to establish this, mga kapatid. This is a pretty much a very interesting subject. I believe, mga kapatid, that the most valuable possession that we have, ang pinakamahalagang possession that we have, is not money. I think the most valuable possession that we have is not money. I think the most valuable possession that we have is not money. If you have a car, the most valuable possession that you have is not that car. Even your family is not the most valuable possession that you have. The most valuable possession that you have is not your husband, is not your wife. I think the most valuable possession that we have is time. Time. Bakit time? Kasi ang oras hindi mo mabibili, hindi mo ma-earn. You cannot fabricate time. You cannot create time. Why is time a valuable possession? Because none of us are certain that tomorrow will come. Wala pong kasiguraduhan na bukas, buhay pa yung katabi mo. Kahit anong edad niya, wala tayong assurance na meron pang bukas na darating sa bawat isa sa atin. And minsan nakakalungkot kasi kapag ikaw ay 25 years old and below, minsan, hindi ko sinasabing lagi, pero minsan, yung mga taong 25 and below, walang pagpapahalaga sa oras. Buong araw walang nagawa kundi mag-Netflix. Buong araw walang nagawa kundi mag-Mobile Legends. It seems like dahil automatic naman akong gumigising, I don't treasure my time. But wait until you reach the age of 25 and above. Kasi once na nag-reach ka ng 25 and above, things are shifting. Things are changing. Lalo na pag inabot ka na ng edad na 40. Kung saan sumasakit na yung hindi naman dating sumasakit. Yung giniginaw ka sa dating hindi ka naman giniginaw. Yung nagigising ka sa dating hindi naman nakakapagpagising sa'yo. Yung balakang mong hindi sumasakit ay sumasakit na ngayon. Wait until you reach the age of 50 or 55. And then you will realize you have to take care of your body. You have to treasure your time. You have to invest in your relationship. Now all of a sudden, time is a valuable possession. Because you know na once na nagastos mo ng oras, hindi mo na siya pwedeng ibalik. Hindi siguro aksidente na sinasabi po ng scripture, yung declaration na this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that, alam niyo mga kapatid, I believe nasa Bible yan, hindi lang para may sigawan tayo pag binanggit ng pastor. Hindi yan nasa Bible para lang makapag-amen tayo once na binanggit ng pastor. I believe, kaya yan nasa Bible is a reminder for all of us na bawat araw ay itinalaga ng ating Panginoon dahil sa dami ng kasalanan ginawa mo kahapon, hindi mo na deserve na magising pa ngayon. But every gising is a blessing. That is a reminder for all of us na every time na tayo ay magigising, na magkakaroon ng panibagong araw at oras, it is a blessing, a favor na ibinigay ng ating Panginoon. And can you imagine January 5 na ng 2020? Alam nyo, nung same time last year, January 2019, hindi natin na-anticipate yung mga pinagdaanan natin noong 2019. No one anticipated that. Walang naka-anticipate na malulugi ka sa negosyo. Walang naka-anticipate na mawawalan ka ng trabaho. Walang naka-anticipate na strong-strong ng relationship nyo, nagkahiwalay ka. Nobody anticipated that these things, amen, will happen to us. But guess what? Here we are today, January 2020. We have seen something that we've never seen before.
heard something that we've never heard before, experienced something that we've never experienced before, because the things of God, amen, we have experienced the things of God, the things that He has in store for each one of us. That's why I want to declare, bago po pumasok ang 2020, that 2020 is going to be a year of upgrade. God is going to upgrade your finances. God is going to upgrade the status of your physical health. God is going to upgrade and shift some things and most of the things in our life. Intimacy with the Lord. God is going to upgrade your prayer life. God is going to upgrade your approach in worship. God is going to upgrade your understanding in the things of God. God is going to upgrade you this 2020. It's amazing. Nakakapagpalakpak, nakakapagpasigaw. But you know what? Yes, we are looking forward for 2020. May upgrade ang 2020. But I'm not a good pastor. Kundi ko sasabihin sa inyo that 2020 will bring new storms in our life. Amen. Hindi ko pwedeng ilihim sa inyo, mga kapatid, na yes, 2020 is a year of upgrade. Pero hindi ko pwedeng ilihim na kasabay ng pagpasok ng bagong taon, may bagong diablo. May bagong problema. May bagong disappointments. May bagong pagsubok. May bagong trials. May bagong heartaches. May bagong brokenness. May bagong disappointments. May bagong frustration. We want to reach the higher level. We want God to take us into the new heights. But unfortunately, hindi lahat gusto ng upgrade. Hindi porke dineclare ko ang 2020 is a year of upgrade, yung katabi mo agree at gusto niya mag-upgrade. Kasi minsan pag may sakit yung tao, mas gusto niyang manatili na lang may sakit. Kasi pag may sakit, may dalaw. Pag may sakit, may prutas. Ayaw niya nang gumaling. He love to be sick. And some of us doesn't want to increase, doesn't want to upgrade, because we are comfortable here. But God wants to take your relationship with Him into the new heights. Amen. Into a new level of intimacy. Do you agree with that, mga kapatid? God wants to bring fresh fire, fresh wind, and God wants to bring you into a new level. It will not be an easy journey. You will experience frustrations, disappointments, kasi kung ikaw nag-a-upgrade yung katabi mo, hindi. Kung ikaw nag-a-upgrade yung family mo, hindi. Pag tinugon ng Diyos yung prophecy, say that again. Pag tinugon ng Diyos yung prophecy, gusto mong upgrade? Here's your upgrade. Gusto mo ng business class? Business class. Gusto mo ng promotion? Promotion. Kung ikaw lang na-promote, may maiiwan. Kung ikaw lang nag-upgrade, yung kasama mo hindi, may iwan sila. So sometimes, when you are upgraded already, it feels lonely. Because not everyone na kasama mo ngayon, kasama mo pa rin. Sa upgraded version, sa 2.0 ng iyong buhay. Hindi porke sinigaw natin na magkakaroon tayo ng bagong church building, lahat agree. Hindi porke nakisigaw, nagsasacrifice. Hindi porke nakisigaw, nagjo-join. No condemnation. But that's the reality of it. Yes, God will bring us into a new heights, to a bigger space, to a bigger vision. Yes, totoo yan. Meron niyang big vision. Meron niyang big building. Meron niyang big facility. But we have to go through the uncomfortable seasons. Hindi automatic nakukuha yan. Ang upgrade hindi basta-basta bumabagsak sa langit. You will go through an uncomfortable situation. It will not be easy. It will be uncomfortable. So, if you are joining this family and you have another church, marahil, or maybe you're joining us for the first time and looking for a new church, and if you are looking for a church that will settle for comfort zone, well, you are at the wrong church. Because this church will never settle for comfort zone. We always want to get out of our comfort zone. Why? Kasi ang vision natin laging mas malaki sa resource. Ang pangarap natin laging mas malaki sa building. We are grateful to God for everything that He has entrusted to us, but we are dreaming for more. God designed you for more. I am praying for more. Amen. Hallelujah. God designed you for more. Kaya ngayon, binabasa natin sa Mark chapter 4, para mas maintindihan natin ang konteksto, you have to read it all the way to Mark chapter 2. Ibig sabihin, para maintindihan mo yung Mark 4, kailangan nabasa mo at least Mark chapter 2.
Kasi sa Mark chapter 2, makikita nyo na si Jesus ay nasa Galilee, and si Jesus at that time, sa Mark chapter 2, was being challenged by the scribes. He was being challenged by the Pharisees. He was being challenged by the Sadducees. It is a challenging time for Jesus Christ. Although the most challenging ay hindi lang yung scribes, hindi lang yung Pharisees. Ang mas challenging, si Jesus at this point is so popular. Popularity is his biggest challenge, one of the biggest challenges of Jesus Christ. Everywhere he goes, may crowd na sumusuporta. Wala pang social media, wala pang Facebook, pero marami ng followers si Jesus Christ. Maraming gustong makiintriga kasi narinig nila nagpapagaling itong Jesus, narinig nila yung bulag pinalakad ng Panginoon, yung pilay nakakita, yung bingi. Sabi ko sa inyo, hindi na naman kayo nakikinig eh. Nagtaka sila eh. Ang daming miracle na ginawa ni Jesus at naintriga sila, gusto nilang makita yung mga miracles na yun. Kaya nga, everywhere Jesus goes, ang sabi ng Mark, there are multitudes of people that want to see Jesus. All they want is to see Jesus. Gusto nilang makita si Jesus na nagpe-perform. Gusto nilang makita si Jesus na nagpapagaling. Nandun sila para makiusyoso. Gusto nilang mapatunayan, totoo nga ba? They are a multitude, pero karamihan sa kanila, walang planong maging follower. Andun lang para manood, andun lang po para makiusyoso, pero walang planong maging follower. May kilala ho ba kayong ganyan, mga kapatid? Yung ini-stalk lang yung Instagram mo, pero hindi nag-follow? Maraming stalker eh, ng mga Christians nowadays. They want to see Jesus perform. They want to see Jesus did this miracle. Some of them, hindi follower, pero they want to receive a miracle. Yung iba may sakit, dinadala nila ang kanilang kamag-anak, at si Jesus was pressed towards. Hindi makakilos kasi everywhere Jesus goes, yung mga disciple nagiging bodyguard ni Jesus kasi lagi siyang pinagigit-gitan. Hinahatak ang kamay ni Jesus. Hinahawakan si Jesus sa pag-aakalang, mahawakan ko lang si Jesus, gagaling na ako. It was a challenge. To the point na sa Mark chapter 3, habang nagpipreach ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang ginawa is that people are pressing towards him. Wala na siyang naging puwang sa seashore. Ang ginawa niya, pumunta na mismo siya sa dagat at ginawang pulpito yung bangka. Remember the story. Actually, if you dig deeper, many scholars believe na kaya si Jesus nag-preach sa bangka para pagkatapos, madali siyang makakatakas. It was an easy escape. It's not that ayaw ni Jesus magpagaling, it's just that it became a problem. That's why, pagdating ng Mark chapter 4, pagkatapos ni Jesus mag-preach, ang sabi niya sa disciples, guys, let's go over to the other side. Wala ko kausap 3 p.m. Hindi ko nakontrata Ate Jen yung mga taga 3 p.m. na magsabi ng amen. Hindi natin na-declare na dapat i-upgrade yung amen sa 2020. Dapat pala na-declare din natin. Sabi ni Jesus, let us go over to the other side. Let's go to the other side. Ibig sabihin, yung destination, klaro. Saan sila pupunta? Sa other side. The destination is clear, the itinerary is not. Malinaw ang destination, pero yung journey, hindi masyadong malinaw. They know where to go, but they don't know what they are about to go through. Alam nila kung saan pupunta, pero hindi nila alam kung anong pagdadaanan nila kasi alam na natin ang storya, sila hindi pa. Kasi sa story, mga kapatid, nung sila'y nasa dagat na tumatawid sa other side, naka-encounter sila ng bagyo. The wind became boisterous, the waves rises, the water rises, lahat sila nagpanic, hindi nila alam ang kanilang gagawin, trinay siguro nilang pag-aanin yung bangka, trinay nila ang best nila to save themselves. And maybe, just maybe, there come a point nung sa kanilang pagpapanik, na-realize nila,
wala na itong pag-asa. At ano ang gagawin mo pag wala ka ng pag-asa? Sino ang hahanapin mo pag wala ka ng pag-asa? Si Jesus Christ. Sabi nila, teka lang, bakit tayo nagpapanik? Where is Jesus? Hanapin mo si Jesus. Hanapin na si Jesus. Oh! Jesus! Okay, Lord. You're sleeping, huh? We are panicking here. At si Jesus saan? Tulog. Nakaunan pa. At the back of the boat. And then the most insulting phrase, I guess, in the scripture, Jesus! Siguro out of frustration. Wala ka bang malasakit na baka tayo mamatay? Don't you care that we will be perish? Sa ibang translation, I love it, I think NIV. Don't you care that we drown? Wala ba kayong malasakit sa ating buhay? And Jesus probably angry. Ikaw ba naman gisingin ka? Sino sa inyo, pag ginising mo yung katabi mo, nasa church, alam nyo na nga ang bawal matulog, ginising mo, siya pagalit. Okay ka. Sabi mo sa katabi mo, 2020 na, oy. Jay, sabi mo sa katabi mo, 2020 na. Amen? So in our words, Lord, sorry, inside joke. Don't you care, Jesus, na tayo ay mapiperish? And then Jesus arose, tumayo si Jesus, and instead rebuking them first, Jesus rebuked the wind. Sabi ng Lord, Shalom! Peace! Stand still. Ang sabi ng mga hangin at ng alon, okay, Lord, you're the boss. The wind ceased. And then, after Jesus rebuked the winds, He rebuked the disciples. Ang sabi ng Lord sa mga disciples, what was that? Why are you afraid? Where is your faith? Tulog ka, Lord, eh. So, partida nga eh. Why are you afraid? The question is, where is your faith? Parang in essence, Jesus was saying, nasa bangka ako ah. I'm at your boat. Why are you afraid? Takot ka na may problema sa buhay mo? Teka, nasa buhay mo rin ako ah. Why are you afraid? Why are you afraid? Because I know, mga kapatid, one thing. Being a pastor of this church, encountered so many problems, I know this thing, that when Jesus was on your boat, you have everything that you need. Wala ka mang life vest, wala ka mang life boat, but if you have Jesus on your boat, if you have Jesus on your life, you have nothing to worry about because everything that you need is there. So can you trust God that He is indeed a God of overflow, that God is a God of abundance, that God is a God of prosperity, that our God is not just meeting our expectation but exceeding our expectation, that God is a God of overflow, that God is a God who is able to do immeasurably above all that we could think or imagine? Can you trust God that when you have God on your boat, miracle is also on your boat? Kasi when you have God, you have miracle. It's nonsense na naniniwala ka sa Diyos pero hindi ka naniniwala sa milagro kasi anywhere God, everywhere, kung nasan si Lord? Para kay Elias talaga to eh. Kung nasa lang ating Panginoon, nandun ang milagro. Hindi pwede sabihin ng mga Kristiyanong naniniwala ako sa Diyos pero hindi ako naniniwala sa milagro. Eh si Lord nga hindi mo nakikita, pinapaniwalaan mo. So kahit hindi mo pa nakikita yung milagro, dapat pinapaniwalaan mo na kagad. God wants to invite you, my friend. 2020 na. 2020 is a year, I believe, of miracle. Alam mo, dinedeclare ko sa sarili ko, this year is going to be my year of breakthrough. You should claim it sa inyo din. Hindi ko ini-impose sa inyo, but you should claim it as well. This is going to be your year of breakthrough. Because God never meant for us to be stagnant in our relationship with Him. He is calling you to move forward. He is causing you to move forward. I know I'm talking to somebody. Kahit dalawa lang, I can preach to you. God is causing you to move forward.
Naalala niyo yung mga disciples, mga kapatid? Nung unang tinawag ng Panginoong Jesus, wala silang mahuli buong gabi. They toil all night, but they caught absolutely nothing. Nothing. They can't get anything. Nothing. Wala silang nahuli buong gabi. Pero, they toiled all night, they caught nothing, and then Jesus came. Nakaranas na ba kayo ng mga then Jesus came moments sa buhay ninyo? That you are struggling, then Jesus came. You are sick, then Jesus came. You're problematic, then Jesus came. You are suicidal, then Jesus came. Yung mga then Jesus came moments, wala silang mahuli, and then Jesus came. Sabi ni Jesus, ano, may nahuli na ba kayo? Ah, sir, wala pa nga eh. Tsaka, di ba, karpintero ka, kami mangingisda. Alam namin to. Leave it to us. Sabi ng Lord sa kanila, ah, wala kayong mahuli. Launch into the deep. In other words, you are fishing in shallow waters. Alam mo, God is talking to me. I believe, God is saying to each one of us, kung nasa mababaw ka, maliliit na isda lang mahuli mo dyan. Walang balyena sa Pampang, my friend. Hanggang tuhod lang, takot na takot ka pa. Tapos nag-e-expect ka ng balyena. Nakakatawa yung ibang Kristiyano sa ibang bansa to, hindi kayo ito ha. Nag-e-expect ng malaking blessing, ang sacrifice hanggang tuhod lang. Wow! Amen? Bakit? Sabi ng Lord, launch into the deep. The bigger fish is in the deep. Actually, may prophecy ang Panginoon sa Gia Kamanaba. Watch this, watch this. Ang sabi ng Lord sa atin, the next harvest is in the deep. Amen. Ang susunod na harvest, nasa malalim. God wants to invite us, I believe. This is really witness in my heart. God is inviting us to walk with God in a deeper level. Mas malalim. Yung understanding about the things of God must be deeper. Siguro hindi aksidente na sinabi din ni Paul one time sa mga early church, frustrated si Paul eh. Sabi ni Paul, by now, your faith must be stronger. Ba't ganyan pa rin kayo mag-isip? Dapat yung pananampalatayan nyo ngayon, mas malalim na. Yung nakakapagpatampo sa sa'yo nung 2013, dapat hindi na nakakapagpatampo ng 2020. Yung nakakapagpaiyak sa'yo ng 2013, nakakapagpaiyak pa rin sa'yo. Ano improvement dyan? Asan ang upgrade? Yung dami ng pagmumura mo ng 2013, nadagdagan pa sa... Yung upgrade kasi, pastor, upgrade. Year of upgrade eh. Hindi, sinasabi ni Paul sa kanila, dahil habang tumatagal, dapat yung understanding nyo sa Diyos, lumalaki. Yung witness nyo, dapat tumitindi. Hindi yung parang, mula 2013, magkasama na kayo ng office mate mo, hanggang ngayon, hindi nyo alam na Kristiyano kayo pareho. Nagkagulatan pa kayo, nagpatugtog kayo ng Christian song. Uy, Christian ka rin pala. Your witness must be evident. Habang tumatagal, mga kapatid, naalala niyo yung mga disciples nung pinakain ng Lord yung 5,000 men gamit ang dalawang ligo sardines tsaka limang gardenia. Naalala niyo yun, mga kapatid? Yung 5 loaves and 2 fishes. Pinakain ng Lord yung 15,000 people. 5,000 men. Nandun ba mga disciples at that time? Question lang. Sino mga Bible reader dito? Nandun ba sa feeding of 5,000 yung mga disciples? That's an easy question. Yes, they were there. Sila pa nga nag-distribute, right? Alam nila, nakita nila. Pero kung Bible reader kayo, malalaman nyo na pagkatapos ng incident na yon, meron pa uling naging isang incident, halos para yung problema. But this time, kailangan nilang pakainin 4,000 men. Iba sa inyo, alam nyo na kung saan ako papunta eh. Yung isa, 5,000 men, ang tanong nila kay Jesus, paano natin ito papakainin? Kahit isang taong sweldo natin, hindi ito kayang pakainin. Ano meron kayo dyan? Eh, 2 sardinas lang po ito, tsaka 5 gardenia eh. Okay na. Tinaas ni Jesus, na-multiply, dumami, kumain. Then a few months later, here you go again. But this time, 4,000 men. Kung ikaw ang disciple, na nandun sa 5,000, ano sasabihin mo? Ha, easy breezy, Lord. 5,000 niya, kayang-kaya mo eh. No problem. Pero alam mo, nakakatawa, ang tanong nila doon sa 5,000, paano natin papakainin? Ang tanong nila doon sa 4,000, paano natin papakainin? Hindi nag-upgrade eh. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanila, you have seen what I've done in the past, and now you are still questioning the same thing?
yung miracle ko dati, ngayon yung pagdududa mo dati, pagdududa mo pa rin ngayon? Yung takot mo ng 2014, takot pa rin ngayon? Asa na upgrade mo, Brad? Parang sinasabi ng Panginoon sa kanila, after everything that I have done, after everything that you have seen, after everything that I have brought you with, after all the blessings that I have blessed you with, you are still doubting at the same thing and questioning the same thing? Why are you afraid? Where is your faith? Parang si Paul, your faith must grow by now. Dapat by this moment, matindi na growth mo. Kasi yung ibang Kristiyano yun, nasa katabi mo sa kaliwa, ganito siya eh. Huwag ka maingay, para sa katabi mo to sa kaliwa. Ganito kasi yan eh siya, yung katabi mo sa kaliwa. Ang gusto kasi niyan, pa-explore lang. Yung gustong Kristiyano niya, Christianity niyan, yung pa-window shopping lang. Yung explore lang, patingin-tingin. Uy, nabalitan ko si Jesus, nagpapagaling daw. Tingnan niya, sige, prove it, Lord. Perform! Alam mo, parang yung magulang ka, yung anak mo may bagong tricks. Alam mo yung ganon? Tapos papakita mo, anak, sige, perform! But there are some Christians, of course, hindi sa Kamanaba. Sa Saudi nangyayari ito. Diyan. May mga Christians nowadays, pa-explore lang. Pa-window shopping lang. Alam niyo, naranasan niyo na bang mag-window shopping tas wala kayong pera? Kaya ka nag-window shopping. Lahat ng madadaanan mong damit, pangit pag wala kang pera. Lahat pangit. Lahat hindi kasya. Pangit yan. Maganda pa sa divisorya, mura pa. Ang bitter mo pag wala kang pera, di ba? Pati SM, ano ba naman service? Nagreklamo pa. Nakiki-aircon na lang, nagreklamo pa eh, no? Di ba? Parang bitter kay kasi parang, ganyan lang tayo, maraming Christian game, pa-explore lang. Pag hindi favorite yung kanta, ayoko na dyan sa church na yan. Pag hindi masyadong gwapo si pastor, ayoko na sa church na yan. Ay, expectation ko, mga pastor, gwapo dapat. Explore lang. Alam nyo, one time, I preached to you, I think afternoon service ko sinabi yun, I preached to you, ang sabi ko sa inyo, God wants to transition this church from membership to partnership. I want to add something to that. I believe God wants to transition us as well from exploring to growing. From pa-explore lang to a growing church that you really wanted to grow. Now, I don't say na may mali kapag ang stage ng buhay mo pa-explore lang. It's not wrong na mag-explore. Kung bagong Christian ka pa lang, if you don't know what to do, it's not wrong to explore. We all have been through that stage. Lahat tayo dumaan sa explore. Right? Pero ang goal, ganito, ang goal, dapat bukas, mas close ka kay Lord compare ngayon. Bawat araw, hindi man perfection, but progress. God is not looking for us to be perfect para mahalin niya. In fact, in our sin, in our helplessness, Christ died already for each one of us. You are not yet perfect. Yung katabi mo hindi perfect. Parang feeling mo mas banal ka sa katabi mo, but still pareho kayong imperfect. Ang hinahanap ng Panginoon, perfection, pero wala tayong perfection. Kaya kailangan natin si Jesus kasi siya ang ating perfection. Even si Paul, kapatid. Si Pablo, na nagsulat ng 66% ng New Testament. Kapag ikaw tagapagsulat ka ng 66% ng New Testament, mataas expectation sa'yo, Brad. Dapat banal ka. Pero ano sabi ni Paul sa Philippians 3? Verse 12, not that I have already obtained it. Gusto nyo, sabi ni Paul, gusto ko kayong maging Christ-like. Pero hindi ko sinasabing Christ-like na ako, ha? Tamo, si Paul na nga nagsabi niyan eh. Si Paul na nagsabi na kahit siya, hindi niya pa na-obtain yung pagiging Christ-like. This is what your life like. Trying to live your life right. Be Christ-like. Di ba? Sinasabi ni Pablo, ako nga hindi ko pa na-achieve. Or, next, sabi nun, or have already been made perfect. Hindi pa ako perfect. Wala pa ako dun. But look at this. Sabi niya, next, but I actively press on. Not possibly, ha? But actively. So, he's not perfect, but he is progressing. He's not possibly, actively pressing on so that I may take hold of that perfection for which Christ Jesus took hold of me and made me his own. Ito yung familiar verse 13. So,
Dahil ganun ang sitwasyon, brothers and sisters, disclaimer, I do not consider that I have made it my own yet. Hindi pa ako perfect, hindi pa 100% sanctified, but one thing I do, wala pa ako sa dulo, pero wala na rin ako sa pinagmulan. So nasa gitna ako ngayon. Pero ako'y habang nasa gitna, nagaantay sa muli pagbabalik ng Panginoon, this is what I do. Forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Whoa! Forgetting what lies behind, kalimutan ang nakaraan, and reach forward. Greek word ng reach forward is to stretch. Hindi yan nakaganon, reach forward. Forward. No, reach forward. Stretch your hand forward. So, hindi ka pa perfect, pero sana yung nakaraan, hindi na nagmumulto sa present. The old has gone, the new has come. So, sino sa inyo naniniwala, mga kapatid? I don't say this lightly. Na God wants you to experience something new sa 2020. That your 2020 doesn't have to be a mirror of 2019. Hindi kailangan pareho. Kung miserable ang 2019, hindi kailangan 2020 ganun din. I'm not saying, kasi sa totoo naman, if you've been abused, if something in the past had happened na talaga na abuso or what, you cannot just forget that. Hindi mo basta-basta makakalimutan yan. But you don't have to live by your past. Forget what lies behind. And reach forward. Kaya ako lagi ko sinasabi, pag nagtuturo ako mag-drive, may mga tinuturoan ako mag-drive, yan sila JM, tinuruan ko before eh. Lagi ko sinasabi sa kanila, ang good driver, hindi lang siya concerned sa sasakyan na nasa unahan niya. Dapat concerned din siya sa mga sasakyang nasa likod niya. Kasi hindi ka nga mababangga sa harap, babangga ka naman sa likod. Hindi ka nga affected ng present o ng future. Wala kang takot sa future. Pero yung past mo, minumulto ka naman. Akala mo, you're moving forward, but actually, you're moving around. Akala mo, may progress, pero actually, you are moving around with the same stuff over and over again. Parang yung sinabi ng Lord kay Lot at sa kanyang pamilya, nung nirescue sila ng angel sa Sodom and Gomorrah, don't look back. Magiging asing kayo. You'll die. Ang sabi ng angel, don't look back. Forget what lies behind. And reach forward. Amen. Move forward. Reach forward. Bumagsak man, you're failing forward. Everything is forward. Everything is progressing. You reach forward, but reaching forward will cost you something. Sino sa inyo gusto ng increase? Progress? Of course we want to. Sino gusto ng upgrade? We want to. Try mo mag-upgrade ng soft drinks, tas hindi mo bayaran. Kahit nga upgrade ng soft drinks, may bayad. Magpalagay ka lang ng keso sa burger, may bayad. Magpadagdag ka nga lang minsan ng sauce, 25. Kasi lahat ng upgrade, may cost. If you want an upgrade, there is a cost of it. You want increase, there is a cost. Hindi po pwedeng gusto mo ng increase sa sweldo, walang increase sa trabaho. Gusto ng increase sa blessing, pero walang increase ng sacrifice. Kung alam nyo lang kung gaano katahimik dito. One time dalawin nyo kami dito, makikita nyo kung gaano katahimik. I know I'm preaching good message pag tahimik na tahimik sila. Do you agree with me? If you want more, it will cost you something. But before I close, let me remind you this. It's not greedy to ask for more. There is a difference between greedy and hungry. Hindi natin hinahangad yung bagay na hindi binibigay ng Diyos. Pag hinahangad mo yung bagay na hindi naman binigay ng Diyos, greedy yun. Kasakiman. To the next level. Greed 6. Greed 12 na ngayon. Ang daming level yan. Una, greed 1 muna, greed 2, greed 3, hanggang greed 12. If you are looking forward to something na hindi naman iyo, at hindi naman pinagkaloob ng Diyos, that's greediness. Pero if you just want what
what everything that God has in store for you. You're just hungry. Lord, I want all that you want me to receive. This 2020, I want all the blessings that you want me to receive. Yes, God wants to increase us, upgrade us. God wants you to live for more. But when we cross over to the other side, listen, don't leave God behind. Make sure that your God is on your boat. Make sure. Kasi ang thinking natin, pag mas marami, mas masaya. And that's okay. Minsan naman, pagka konti ang kwarto mo, the more room I have, the more happy I become. The more money I have, the more satisfied I will become. Mas maraming sapatos, mas fulfilled. More, more, more. I want more. If I have more, I will be satisfied. Kung makagraduate lang ako, sigurado, fulfilled na ako sa buhay ko. Mapromote lang ako, for sure, fulfilled ako sa buhay ko. Makapag-asawa lang ako. Kahit late. I know I'll be satisfied. Pero tanungin mo yung nakagraduate. Kung satisfied ba? Tanungin mo yung kaka-promote lang. Kung satisfied ba? Tanungin mo yung mga married people. Kung satisfied na ba? You still ask for more. Because sometimes success doesn't feel successful. You made it, but you feel empty. You have it, but you still feel lonely. Akala mo pag na-graduate ka, okay na. Akala mo pag na-promote, satisfied na. Akala mo kapag ka nakasal ka, okay na. And then nung graduate ka, sabi mo, siguro, kailangan ko magtrabaho para sumaya ako. Nagtrabaho ka. Hindi ka pa rin satisfied. Siguro pag na-promote ako, mawawala din to. Na-promote ka, wala pa din. Siguro pag nakapag-bakasyon ako, siguro bakasyon ang susi dito. See that? There is a never-ending pursuit of happiness. Even si Solomon, the greatest person that ever lived, he has the wealth, he has the power, he has the wisdom, he has the popularity, he has the success, he has everything that any man should ever wanted. Kung pinangarap mo, binuhay ni Solomon. Wala na, sabi ng Bible, wala nang mas tatalino pa kay Solomon. Wala nang mas yayaman pa kay Solomon. Even the richest person at our time is nothing compared to the riches of Solomon back then. Iba pa ang currency before. And take note of this, ha? Si Solomon merong 700 na asawa. Di ko alam kung paano umabot sa 700. Siguro una, isa lang, masaya na ako sa'yo. Ikaw gusto mo rin maging asawa? Sige, dalawa na kayo. Ikaw din, total mayaman ako. Sige, dagdag ka na. Eh, grupo po kami, 15. Sige, sama nyo na lahat yan. Asawa ko na kayo lahat. Paano umabot ng 700? Ang kanyang asawa. Maybe, theory ko lang, maybe. Maybe he thought, the more women I have in my life, the more satisfied I am. Alam mo ba, kung Bible reader kayo, hindi lang 700, may 300 pa siyang kabit. 1,000 women in his life. So tingin mo, pag dalawa asawa mo, mas magiging masaya ka? Matuto ka kay Solomon, 1,000. Kaway-kaway dyan sa mga ano. 1,000 asawa nito, bre. Pero meron siyang wealth, power, success, popularity, lahat meron siya. Meron siyang 1,000 women in his life. Pero yung kanyang journal sa Ecclesiastes, read it. Ecclesiastes chapter 1. Ano ang intro niya? Everything is meaningless. He has everything, pero sabi niya, everything is meaningless. Sa isang account niya sa Ecclesiastes, sabi niya, the greater the wisdom, the greater the grief. Wisdom is good, but it will not make you happy. Money is good. He was saying, money is good, but it will not make you happy.
In fact, may challenge siya sa mga millennial. Millennial, ang challenge ni Solomon sa inyo, sabi ng Ecclesiastes, gusto mo maglaseng? Maglaseng ka. Gusto mo magparty? Magparty ka. Gusto mo magsaya? Magsaya ka. Kaya yung nagbabasa ng Bible sa part na yun, akala nila, oh, legal naman pala magparty-party. No, that's not the context. This is the context. Listen to me. Ang sabi ni Solomon, sige, gusto nyo magparty? Gusto nyo maglaseng? Gusto nyo magpakasaya? Magpariwara? Go ahead. Pero you will realize it's not worth it. Yun ang context. Hindi niya nililegalize. Ang sinasabi niya, naranasan ko rin yan, pero hindi ako napasaya. I've experienced all of that, but it's nothing. Christ, He made it to the other side, oh, but still unhappy. He made it, but feel empty. I think the reason why is that sometimes when we cross to the other side, when we cross to a brand new year, upgrade, Lord, upgrade, you left your God behind. Wag na wag niyong kakalimutan ang ating Panginoon. San man kayo pumunta, anumang direksyon ng inyong buhay, mag-serve ka man o hindi. Amen? Everywhere you go. Kung saan ka man dali ng pananampalatayang ito, kapatid, don't you ever forget your God. Anumang desisyon mo sa 2020, huwag mong kalimutan ang Panginoon. Anumang mga pinupursuit mong dreams and goals, mag-a-abroad ka man, pupunta ka man sa probinsya, o uuwi ka man sa Pilipinas for good. Whatever decisions that may be, always remember, I need God on this boat. Hindi ako manghuhula, hindi ako katulad ng iba na palm reader pagdating ng bagong taon. Mapipredict mo na sa taong ito may mamamatay. Siyempre. Sa taong ito may magiging successful. Siyempre. Pero may magpe-fail din. Ang dami nilang prediction patungkol sa taong ito. Amen? But this is what I believe. The promises of God in your life will work. It will. That's for sure. Ano man ang pangako ng Diyos, for sure, it will come to pass. For sure, it will be fulfilled. Do you believe? Yes. Pero walang pangako na madali ang journey. I wish I could tell you, kung gusto ko lang kayo pasigawin, sige, sigaw na, go! Pangako ng Diyos, ito pa rin. Yeah! Pagdating ng Lunes, malungkot ka na naman. Amen. I'm not a good pastor kapag ganun lang sinasabi ko sa inyo. I want to be as transparent as possible. Yes, the promises of God are true. It will be accomplished on its proper timing, but the journey will not be easy. Hindi porke tiniklop mo na yung kalendaryo, hindi porke pinalitan mo na yung kalendaryo ng 2020, yung problema mo sumama sa kalendaryo. Hindi, andun pa rin yun. But thank God, He's a God of all miracles. He's true to His word. He's a God who fulfilled His promises to you. The year may be changed, but God will never ever change. So whatever it is that you are facing, whatever storms that you are encountering this year, use that ability that God has placed in your heart to overcome everything. And always remember, God is on your boat. God wants to give you a good life. God wants you to walk in a manner worthy of the calling to which you've been called. God wants you to be the best that you can be. God wants you to handle these issues, but you got to choose to place God in your boat every single time. I want to pray for you. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful time. Salamat, Panginoon, for we know that this brand new year, Lord God, will bring not just more blessings, but more devils, more problems, more disappointments, heartaches, Lord God. And thank you, Lord God, for equipping us, Lord God, through this church that, yes, there is a promise. Yes, it will work. Yes, it will come to pass. But we also believe, Lord God, that the journey may not be as easy as we think it should be. But we thank you, Lord God, that yung assurance mo na as long as ikaw ay nasa aming buhay, as long as ikaw ay kasama namin, kahit may pagsubok, alam namin nandiyan ka sa tabi namin, that even when we walk through the valley of the shadow of death, you are with us. That even though we go through the fire, we will not be burned because you are with us. When we go through the waters, you are with us. That when we cross the Red Sea or Jordan rivers of our lives, you are with us. When we face Jericho walls and Goliaths in our lives, we know that you are there. You are with us. Lord, thank you for assuring us that this is not an easy journey. But since you are with us, everything is possible. We thank you, Lord God, for
You hold our future. Alam mo ang aming kinabukasan. Alam mo, Panginoon, ang aming patutunguhan. So I pray that you will continue to bless us in supernatural way. I speak blessings, provision, upgrades, increase in the lives of these people. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, amen. God bless you, church. Pagpalain kayo ng Panginoon. Let's go to our giving.